Para sa lahat ng tao, ang Valentine's Day ay araw ng pagmamahalan o pagbibigay ng mga regalo. Pero sa ating history, may mga araw ng Valentine's Day ang hindi naging maganda at ang iba ay nakakatakot na mga pangyayari. Pero bago ang lahat, mga classmate, kung hindi ka pa kasama dito sa ating tropa, kailangan pa bang i-memorize yan? Subscribe mo na yan. It's me, ikaw, makinig, at ha. February 14, 1981, ang isa sa mga nakakakilabot na araw sa Dublin. Noong hating gabi kasi ng araw na ito, ay nasunog ang isang nightclub na dinaluhan ng 841 na mga katao. Sinasabing nagsimula ang sunog sa bandang kisame ng nasabing club na hindi agad napansin ng mga customer noong gabing yun. Nabigla na lamang sila noong may mga natutunaw na mga bagay na ang pumapatak sa kanilang mga ulo. Dito na nagsimula magpanik ang mga taong nagsasaya noong gabing yun. Dali-dali silang pumunta sa fire exit, subalit nakapadlock ang pintuan at hindi rin mahagilap ang susi nito. Isa sa mga nagpahirap noon sa mahigit 800 mga katao ay ang maraming mga mesa at mga silya na naging sagabal at tila nakikipagpatintero sa mga nagpapanik at natatakot na mga tao. Nagsimula na ding mawala ng ilaw noong gabing yun kaya hindi na rin malaman ng mga tao kung saan sila tatakbo upang makalabas sa tila impyernong lugar na ito. Dahil mabilis ang pagkalat ng apoy at usok sa loob ng Stardust Club dahil sa light materials, ay unti-unti ring nahirapang huminga ang mga tao dito at ang iba ay bumabagsak na at nawawalan na ng malay. At sa 841 na mga tao sa loob, ay 48 sa mga ito ang hindi na nakaligtas, habang 211 naman ang mga nasugatan sa nangyari. Noong taong 1929 naman sa araw pa rin ng mga puso, hindi na magitan si Cupido sa dalawang magkalabang grupo o gang sa Chicago. Ito ay ang grupo ni George Bugs Moran at ang tanyag na si Al Capone na kilalang notorious noong panahon yun. Ang dalawang grupong ito ay nakilala dahil sa gambling, prosti, pagbebenta ng iligal na alak at iba pang masasamang gawain, hindi lamang sa Chicago kundi sa ibang states ng Amerika noong 1920s. Noong February 14, 1929, may mga kalalakihan na nagbihis pulis ang pumunta sa garahe ng kalabang grupo ni Capone na si Bugs Moran. Ang garaheng ito ay ang lugar kung saan ginagawa ang mga iligal na alak na ibinibenta ng grupo ni Bugs Moran. Hinuli ng mga nagpapanggap na pulis ang 7 lalaki na nadatnan nila dito at saka ipinaharap sa pader ang mga ito at agad din na binaril ang mga ito hanggang sa mawalan ng buhay. Nung dumating ang mga pulis, nakita nila ang mga duguang katawan sa nasabing garahe kaya walang ibang pinaghinalaan noon ang mga kapulisan kundi ito ay gawa ng grupo ni Al Capone. Ang Prague naman ay isang syudad sa Czech Republic na isa sa sinalakay noon ng mga Nazi. February 14, 1945 ay binomba ng mga Amerikano ang Prague na inakala nilang City of Dresden na pinagkukutahan noon ng mga German. Sa nangyaring pambobomba ay nakapagtala ng 701 na mga nawalan ng buhay habang 1,184 naman ang sugatan sa nangyari. Maging ang mga historical site at mga kabahayan ay nawasak din dito. At 11,000 ng mga katao noon ang nawalan ng bahay dahil sa pambobomba. Pero isang malaking pagkakamali ang ginawang pambobomba sa lugar na ito. Dahil walang mga Nazi ang namamalagi noong araw na yun, kundi mga inosenteng mga sibilyan lamang. Huli na noong malaman ng mga sundalong Amerikano na mali ang na-target nilang lugar dahil nasira na at marami na ang nawalan ng buhay. Ayon sa piloto ng nagpasabog sa Prague, ay nagloko daw ang navigation o radar ng eroplano noong araw na yun. Kaya napilitan daw silang mag-manual calculation
upang matarget ang Dresden na 75 miles ang layo sa Prague. Pero hindi nakalkula maigi ang layo sa pagbomba kung saan ay nagpakawala sila ng 152 tons na pampasabog. At ang bagay nito ay bumagsak sa Prague na mga sibilyan nga ang mga nakatira. February 14, 1884 naman ay ang hindi makakalimutang pangyayari sa buhay ng dating Pangulo ng US na si Theodore Roosevelt. Noong pecha kasing ito ay namatay ang nanay ni Roosevelt na si Martha na noo'y 48 years old pa lamang dahil sa isang sakit. At noong lumipas naman ang ilang oras lamang ay namatay din ang mismong unang asawa ng dating presidente na si Alice Lee Roosevelt matapos na maipanganak nito ang kanilang unang anak na babae. Hindi na diagnose ng mga doktor na meron palang sakit sa kidney ang asawa ng dating pangulo at pwedeng ikamatay nito kung manganganak ang babae. At ganun na nga po ang nangyari. Sa diary ni Theodore Roosevelt, sinulat nito sa araw ng February 14 ang malaking letrang X at nakasulat din ang salitang ito. The light has gone out of my life. Kayo, ano ang hindi nyo makakalimutang pangyayari sa araw ng mga puso? I-commento nyo lamang po sa ating comment section. Maraming salamat po.